pasensya na, matagal-tagal ko hindi nakapagod. Ngayon, siguro, pag nakapagod na ako ng madalas, kasi wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Siya nga pala guys, kung bago ka pa sa aking channel, mag-subscribe ka na. Pindutin yung bell button below. Mag-comment, share sa aking mga videos para updated ka sa mga bagong upload. So, ayun na nga. Humihingi ako ng pasensya sa mga ilang buwan din kasi quarantine nga. Hindi tayo nakapag-upload na mabuti. Ngayon, mga bakla. Ito, dahil super busy, sakita na sa akin ni Tatay Libong, magiging busy-busy lang tayo sa ating bahay. Baka meron pa tayo hindi naiiwan sa ating tahanan. Kaya ito ngayon, nagbabalik ang inyo. Bakla nga ng taon! Charosh! Siya nga pala guys. Share ko lang. Actually, kaya pala ako gumawa ng video na ito. Isang reason. May mga tao kasi akong nagawa, nasaktan. Kasi meron kami binubuong grupo ng mga baklush dito sa Cotabang City. Ayan mga baklush. People of our union or uncle. Ano nga ba ang kapalit sa puto? Actually, pag ginawa ko lamang itong grupo na ito dahil nabuburn ako ng pag-start ng quarantine. Kasi ang plano ko bakli is uuwi na bahay namin sa provincial, sa Lakeside. Kasi nga, magbibig ko yung sister ko. Yung nagkataon na, ayun, stay at home tayo kasi nag-quarantine na tayo. Nabutan tayo na wala. Ciao, mga baklush. So ngayon, gumawa ko ng group chats sa Messenger. At saka, ito yung nalaro lang siya. Kasi, hindi ko naman sukat akalain na dadami kami. Eh, dumami kami ng dumami ng bongga-bongga. Ilalagay ko siya sa video na ito. Kaya, iibig ko na lang. Ang masaya, yung naging grupo namin. Nakabuo kami ng mga bonding moment na hindi ko inaakala na mangyayari. At marami akong nakilala na ako tulad ng ganito. Number one, si Sergio. Si Sergio pala yung yung guro ko siya sa school kung saan ako pumapasok. Tapos ngayon, nakilala ko rin si Sir Raymond. Isang teacher din siya. So ayun nga guys, meron, maliban sa kanila, nakilala ko rin sila ni Sir Ken Toy, si Sir Ken dyan. Nakilala ko rin yan sila. Tapos, nakilala ko rin yung si Sir Kets, yung pinakamaganda sa grupo, si Sir Kets. At saka, nakilala ko rin pala yung marami akong nakilala mga bakla. Hindi mo sukat akalain dito sa Cotabang City. Marami pala bakla. Ayun. Enjoy, enjoy. First outing namin, nasa Lakeside Beach Resort kami sa Cotabang City. Ang iniin namin doon ay magkaroon ng bonding moments. Kasi yun yung unang-unang pagkikita ng members sa nabuong grupo, which is pinangalanan siya ang People of Color Union. So ngayon, si People of Color Union, nabuo siya dahil siguro sa sinasabing nagtiwala sila. At yung tiwala nila, hindi ko naman nakalain na darating sa oras na ako pala mismo ang kakasira. Kaya naging lisa na, naging isang aral na rin siya para sa akin. So ayun, itong mabuo namin grupo kasi ang iniin talaga namin. Kasi alam naman namin na meron mga organization na malalaki, mas mahigit, mas kilala. Tapos itong binuo namin is exclusively for gays and bisexual. Isa part of LGBTQ community ng ating mundo na siya, hindi siya sa bansa. Ang ano kasi, binuo ko itong grupo na ito kasi na lang, just for fun. Hindi naman sa patakalain na ganun na. Dumami kami ng dumami, madalas na yung naging meetings, bondings, at saka, yun, nakainlaban na sa isa-isa yung mga ilan sa amin. And then, yun, naging masaya naman lahat. After that, mga 3 months ago, nag-decide kami na, yun, mag-first outing, kaya nga nang sinabi ko kanina, na first outing kami, at ang expected namin na dumating is 12 lang ataw. Kapag dating doon, hindi lang kami nakalain na sobra pala kami ng 30 plus, nasa around 34 kami or 35. Yun, masaya naman sa una. Nangyari yung Moodle fight, nangyari rin yung nagpakilala isa-isa. Tapos sa bandang huli, may mga misunderstanding na kasi meron na inuman, nagkumpul-kumpul na, nagkumpul-puso. Yung ibang admin namin, medyo sumama din. Tsaka ako din, as leader nga nila, sabi nila, founder daw nila ng grupo. Medyo nadismaya. But still, kinuntinyo namin yung event. Nang nawala na yung mga partner names, nag-usap na lang kami, nag-open forum yun. At saka after that, umuwi kami ng alas 8 ng umaga. Kasi overnight yung sumita. Yun, yung mga gusto namin mangyari, hindi pa mangyari talaga yung pagdating. Pero still, nagbubuo pa rin yung samahan. Masaya, may nabuong tawanan, may nabuong closeness sa isa-isa. Sama dito, sama dito, kahit sa labas, kahit dito. Food trip. Kasi hindi naman masyado mahilig sa inyo ng mga pagkinali. Kaya, isa na ako doon. So, yun na nga, sa katagalan, sa sobrang saya ng samahan, hindi naman sukat akalain na mangyari yung hindi ko rin nasa. Actually, hindi talaga siya siniseryoso ang grupo, promise. Para sa akin kasi, ano lang yun siya, part of socialization, kumbaga. Ano siya? Parang magkaibigan lang. Hindi siya ina-aim na magiging isang organization talaga. Pa, nandyan si Sir Raymond, sumusupport na gumagawa ng mga meta namin. Ito, may mga mission pa. Ayan, may mga mission pa. Tapos, ang magiging mission, ano namin ito is, yung makakreate kami na hindi lamang LGBT o tabata o makikilala namin. Gusto namin nationwide. Yun na nga, hindi pa kami umabot sa ilang buwan. Mag-4
4 months pa lang kami sa 28, yung may nangyari kanina na hindi ko inaasahan. Yung mga pangyayari na yun, sabihin natin, ako naman talaga may mali. Kaya, sinisisi ko rin naman ang sarili ko sa nangyari. Pero, yun na nga, sabi ko nila, kapag hindi ako nagkakamali, hindi ako matutuwa. Pero nanghihinayon ako sa mga, ewan, ang problema lang kasi sa akin, hindi ako yung tao na nagdadamdam. Pinadaanis kasi siya sa lahat sa, wala, yan na, grupo lang yan, yun ang mapasok sa isip ko. Pero, na-realize ko siya kanina, hindi pala grupo, marami akong tao na sinatan. Kaya nga, ginawa ko pang video. Sinali ko na rin siya para sa vlog ko. Ginawa ko siya dahil isang reason na rin para mag-sorry sa kanila. No, thank you. Hindi ako kasi pumiyak. Hindi ako ganang tao. Yung konting problema, iyakan ko. Kahit paluin ako naman na ko dati, hindi ako pumiyak. Ano lang, yung sinasabi lang na may pagkakataon lang na maluwa ka minsan, naisip ko na yung saya, mapalitan na ng maganda. Alam mo yung namungo yung barkada, namungo yung samahan. Bigla lang na, hindi ko masabi na pagod. Napagod ako, antok ako. Dinamay ko kasi sila sa mga problema ko. Kaya, ayun, maguwag ang grupo. But I realized, mag-realize kanina na mga 1 o'clock, around sa hapon na, sabi ko, bakit yun ako? Masaya na. At ako mantok sa kanyang level. Kasi, wali, alam naman ang lahat ng tao na nakakasama ko. Ako ganun. Yung pagdating kanina, bakit sabog na sabog ako? Kaya nga, sa mga tao na kasama ko sa, bago sabihin na natin organization natin ng LGBT. Tapos puso ko akin, lumingin ng paumanhin sa aking nagawa. Alam kong, hindi maganda yung mga naging asal ko. At inaamin ko naman sa lahat na nagkamali ako, pero yung pagkakamali ko na yun, ginawa ko siyang sandata upang bumangon ulit. Umalis ako sa grupo, totoo yan, umalis talaga ako. At hindi ko talaga naisip na yung mga consequences na if ever na umalis ako, sa akin sila nakatingin. Kasi ako yung sinasabi nilang leader nila, ako yung sinasabi founder nila, pero ako yung hindi na nilang leader. Yun na nga, nawalan sila ng tiwala sa akin, but natuturing ako. Nawalan sila ng tiwala, ako hoping pa rin na someday, kung may sugat man akong iniwan sa kanila, siguro, i-ano ko na lang siya sabihin na ihilom at ihiloman din yan. At hindi ko na rin inaasahan na babalik pa sa dati. At hindi ko talaga expect na mangyari. Kaya, sa mga admin ko sa organization namin, sa LGBT ko tabako, si Sir Jo, Sir Raymond, si Sir Kanin, si Sir Kevs, Dats, si Yas, pati na rin si Wendell na nasa ilikin. Kasi ako yari talaga ba? Yun lang. Ayaw ko naman din makapagtaslikan na rin. Inaamin ko na naging kasalanan ko yun. Hindi ko pinag-isipan ng mga desisyon ko. Kaya, ayun. Alam kong kahit nabigay na ako ng explanation, hindi ko naman talaga makakuha yung mga sagot nito. Kahit kinakausap na ako ng Sergio, lalo pa rin yung sa isip ko na totoo kaya ko sila sa akin. Kasi, syempre, gumawa ko ng kalukuhan. Baka iniisip nila na, ano to, gagawa ka ng mali mo tapos hindi mo paninindi ka. So, ako naman, mag-aantay ako kung kailan at kung hanggang saan na ako ng grupo namin. But still, hoping pa rin ako na sana mabuo ulit yung grupo namin. Yun lang naman talaga ang ano ko. Patanda na rin ako para sa mga ganyan. Kaya, yun naman. Balik lang sana kung sa dati. So, sa mga members ko, maraming salamat na hindi mo ako iniwan. Kahit na tinanggal ko na kayo, minalito kayo, nag-explain ako, tinanggap ko pa rin ang explanation ko. Siguro, marami pa tayo parang magsasama. Ngayon, hindi pa kayo kayang harapin. Dahil na, nahihiyaan mo ito sa mga ginawa. Tao lang tayo, hindi tayo yung tawag ito. Hindi tayo Diyos. Diyos na nakakamali, diba? So, guys, hindi ko talaga ako ng pagkakamali sa mga nangyari. Tuloy pa rin, malapad. Yung mga nangyari kanina, yun yung nagbigay sa akin ng parang magbukas sa isipan ko na, bakit ko naman ginawa? Hindi naman dapat. Masalamat na ako, inisip nila ako, nare-respeto nila ako. Ako yung gumawa ng way para hindi nila ako mistake. Kaya, sa ulitin, sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Sorry dahil naging mahina ako. Kahit na sinasabi nila na nandiyan yung sarili ko, sumusuporta. Pero hindi ako nakinig. Hindi ako naging magandang isang kulo sa inyo lahat. Kaya, lahat, hindi na lang, sorry na lang talaga ang masabi. Kasi wala naman talaga akong isip na sasabihin pa umantin. Pero ngayon, binubuo ko na ang buko ulit. Alam kong may mga negative pa rin kayo na naiisip kasi pinalik ko yung mga lumang member. Ngayon, tinanggal ko ng mga admins. Walang admins. Lahat members. Kung ako man ang naging dahilan ba't nabuo ang grupo na ito, at ako rin ang dahilan bakit nasira ito, hinihingi ko yun ang patawad sa iba. Sana, sa akin kasi hindi pa naman talaga ng pamako. Kung ano ako dati, ganun pa rin ako. Kung magka-problema man, magsusorry ako, sasabihin ko yung totoo. Then, ayun, wala na yun sa akin. Kahit may sabihin pa sila sa likod ko na hindi maganda kung sa akin, wala na akong pakialam. Basta ako ngayon nakatuon ako kung paano lalago ang grupo.
actually pa ulit din kami nakikilala. Kaya salamat pa rin kahit pa paano bumalik kayo. Kahit hindi pa po yung iwala nyo na ibigay sa akin ulit, pero maaasahan nyo bago na magiging leader nyo, hindi na tulad ng dati, hindi na ako magiging decision para lang sa sarili ko. Kaya sa lahat, members, admins, sorry. Mabuhay, POCO. POCO stands for People of Color Union. Mabuhay ang mga bakla. So yun na nga guys, thank you sa panonood ng videos mula ko. Salamat at binigyan nyo ng oras ang video na to. Wala na kasing intro ito eh. Upload na agad kasi ayoko nang i-edit pa. Yun na nga, sa ulitin sa mga admins, sa mga tao, masaktan ko sa group namin. Sorry, hindi ko may papromise pero ibilitin ko at sisikapin kung bakit yun ang lahat. May mga maliit kasi talaga ako minsan. Kaya pasensya na talaga. So ayun nga, salamat sa pakikinig, sa panonood ng video mo na to. Bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na lang po para ma-update kita sa mga susunod ko pang mga videos. So salamat, salamat. So ayun nga, thank you everyone. Bago po muna ang lahat, shout out po muna yung member ng People of Color Union sa Cotabato City, the LGBT group of Cotabato City. At saka shout out po namin yung aming mahal na Mayor Attorney Francis Cinciagano ng Cotabato City. Shout out din pala kay Sir Raymond Montoya, Sir Kets, shout out din kay Sir Jo. Sir Jo, wala kang babago promise. Shout out din kay Sir Kani, kay Dats, Yas, Windel, at sa mga members, Kim, Lindo, Marlo. Salamat sa pag-stay. At saka kay JC pa pala, shout out. Kay Arson, Arson, na-miss kita, J Mark. Basta yun, ngayon, magsisimula sa bago ang POCO. So, salamat guys. Sometimes seeing eyes of mine, love, I wanna be strong, we're doing wrong, but I'll try to fix it. Love, I wanna be strong, we're doing wrong, but I'll change it. Inside of me, in this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?